bakit pinasok? Pinasok, may gusto ko rin siguro. Nagbabalik na naman ho tayo, no? Eh kung saan ho kayo naroroon ay magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat, ano? Eh, masama ho ang gising natin, ano? At tawag doon. Paano ba sabihin to? Late na naman kami natulog kagabi. May bumasag ho ng ating sasakyan. Dito ho ako nagpark sa harap. Sa harap ng bahay, doon ho ako nagpark sa main road, no. Binasag ho ang ating sasakyan. May mga nakuha. Kagaya ng shades ko, no ho. Yung salamin ko sa mata, nakuha. Ang binasag ho ay kwan, yung sa may passenger side, no. Ipakikita ko sa inyo, no? Medyo kung tayo ngayon, ano? Medyo thanks God pa din. At yun lang ho ang nangyari, ano? At syempre, wala ho namang nasaktan, ano? Syempre, nasa loob naman ho kami ng bahay. Ibig kong sabihin, buti na lang. Pasalamat pa rin ho tayo sa itaas, ano? At syempre, wala hong na-involved na tao, ano? Siguro ang intention lamang ay may kunin sa loob, ano ho? Wala ho tayong magagawa sa ganito. Kahit late na kami natulog, kaso nagtataka ako hindi nag-alarm ang sasakyan ko. Or pwedeng nag-alarm, nasa kasarapan ng tulog namin, ano? Papakita ko ho sa inyo. Yan ho ang sasakyan natin, inilipat ko na dito sa likod. Kagabi ho, doon ako nagpark sa harapan, sa main road. Ito ho ang nangyari. Papakita ko sa inyo. Ayan, no? Basag na basag. Oh. Talagang basag. Oh. Ano kaya to? Ano kaya ang unang step na gagawin ko? Ay ay ay. Ay, nagulat din ako. Sabi ko dati sa mga vlog ko, napaka peaceful ng lugar namin. Kaso may mga unexpected tayo na ganito, no? Wala tayong magagawa. Gaya ng sabi ko kanina, wala namang tao, wala namang na-involved na tao na nasaktan, ano ho? Basta importante ay safe kami, ano? Siguro nangyari to noong kasarapan ng tulog namin. Yan. Yan, nakalabas ho lahat ang gamit ko. Yan. May kinuha sila dito. Yan, may kinuha dito. Yan. Nawala yung shades ko. Yan. Ano pa ba? Ay, buhay. Ay, pero okay lang yan. Mag-move on na tayo. Ang mahalaga, yan lang ho ang nangyari. Ano? Diba? Dahil wala hong nasaktan na tao. Wala hong na-involved. Ano? Yan. Ay, nako. Yun po, naipakita ko na sa inyo, no? Siguro, ang una kong gagawin, ganito. Gagawa ako ng police report sa online, kasi meron naman po online. Or pupunta ako in person sa police station, ano? Tapos, padalawang step ko, tatawag ako sa insurance ko kung magkano yung deductible
kung 500 ba o 1,000 yung deductible, ano? Ay, nako. Kaso, nag-iisip naman ako, pag nag-under ako ng insurance, at the end of the day, ano, babayaran pa rin natin yun eh, no? Yun nga lang, hindi biglaan, ano? Iniisip ko kung bumili na lang ako ng glass, ako na lang ang magkakabait. Yan. Paano kaya? Baka po may suggestion kayo, no? Sabi ko pa naman sa mga vlogs ko, ang tahimik ng lugar namin. Nasa 7 months na yata kami dito sa Edmonton. Eh, okay naman ang neighborhood. Eh, kaso eh, hindi natin maiiwasan, ano? Nangyari na. Siguro, siguro na-tsempohan yung sasakyan natin. Kasi nakakuan ho ito eh, nakatint siya, nakatint. Kung makikita nyo, kita na yung loob. Kasi basag na yung kabila eh. So medyo maliwanag sa maliwanag na yung loob, nakikita nyo. Pero noong buo pa yung salamin na yan, medyo malabo po yung loob, madilim. Kasi nakatint po. Ay, buhay. Malaking abala ito. Pero okay lang, wala namang nasaktan, ano ho, 'di ba? At least yan lang ho nangyari. 'Di ba? Kaysa yung mga napapanood natin sa mga nangyayari dito sa iba't ibang sulok ng Canada na nagda-drive ka, ipapark mo yung sasakyan, tapos kukunin sa iyo, no? Tapos minsan sasaktan ka pa, no? O kaya pagtigil mo, bubuksan yung sasakyan mo, may mga kukunin sa loob, parang ho-hold up yung ka, no? Tapos at the end, sasaktan ka pa rin, ano? Eh, buti, yun na lang. Ang nangyari. Thanks God pa rin tayo, no? At wala tayong magagawa, nandyan na yan. Ngayon nga lang, malaking abala. Tsaka syempre, gagastos ako dito, no? Siguro, ganun na lang ang gagawin ko. Kasi kung... Pero magpo-police report pa rin ako. Pero ang naiisip ko, kasi kung itatawag ko to sa insurance ko, syempre babayaran nila eh. Yung labor, tapos yung bagong salamin na ilalagay. Sasaluhin ang insurance yun. Pero, yun nga, sa akin pa rin bagsak noon. Maguhulog pa rin ako sa insurance. Tataas yung binabayaran ko monthly sa insurance, ano? So, ang naiisip ko, mag-i-inquire na lang ako ng salamin dito sa Edmonton. So, dito sa, for sure naman, meron dito, no? Tapos, ako na lang ang magkakabit. Andiyan naman si YouTube, eh, no? Ay, okay lang. Ganyan talaga ang buhay. So, yun po, sa mga kagaya ko na... Hindi, basta kung nasaan sulok man kayo ng Canada, ano, doble ingat, ano ho. Yan. May mga nawala ho kong gamit, hindi ko na matandaan. Pero nawala yung salamin ko, dalawa yung salamin ko sa matay. Diba? Wala naman siyang gasgas, so siguro talaga binasag lang, no? May kinuha sa loob. Tapos yung mga bariya ko, yan. May mga coins ho ako dyan, mga bariya, no? Yun nga lang, talagang abala. Pasensya na ho, what? O wala akong... Pasensya na ho, wala ho akong masabing iba, eh. Kuwan, eh. Dadalhin ko kayo doon sa pinagparkan ko kagabi. Yeah, pupunta ho tayo dito sa main road, ano? At, pakikita ko sa inyo. Ay, buhay. Pero blessed pa rin tayo, ano? At nagising tayo, ano? Yun lagi yung sinasabi ko sa sarili ko. Magising tayo araw-araw ay isang biyaya, ano? Blessed pa rin tayo. Yan, oh. Dito siya nakaparada. Yan. Yan ang mga bubog, oh. Dito siya nakaparada kagabi. Wala na tayong magagawa. So, ang gagawin ko ngayon ay
Ang gagawin ko ngayon ay kwan, tawag doon, yun niya. Siguro online na lang yung sa police report. Tapos pipicturean ko doon sa sasakyan kasi kailangan kong i-attach o kaya pupunta ako in person, ano? Kasi sa mga ganitong sitwasyon, sa pagkakaalam ko, hindi din basta-basta matitrace kung sinong gumawa nito, no? Ay, ay, ay. Ay, mapapakamot na lang ho sa ulo eh. Mapapakamot na lang sa ulo. Yun, eh, mahal na rin ah. Yun. Okay naman siya. Kanina, hindi happy. Siyempre, ganito ba naman yung paggising mo sa umaga eh? Ganito makikita niya, ano ho? Talagang one eh. Check nga natin yung sasakyan. Wala namang... Yung binuksan lang nila yung kun eh. Yung sa box nga eh, doon sa loob eh. Yan no? Ito, hindi nila kinuha. Yan. Hindi nila kinuha to. Lagi itong narito. Puro bubog. Oh. As in wasak. Yan na lang, buti yan lang ho ang nangyari, ano? Walang na-involve na tao. Ay, doble ingat ho kayo, ano? Sabi nga nung aking landlord, yung may-ari ng bahay, mas mabuti pa daw na iwan mo na lang na bukas yung sasakyan mo. At para kung may kukunin sila, makuha na nila, hindi na kailangan basagin yung sasakyan natin, ha? Eh ngayon ho, kwan muna, magbabacue muna ako. Kailangan kong ma-clear, ano? Pwede ko pa naman siyang gamitin. Kailangan ko ng plastic cover, tapos tape, ano ho? Or, ipapark ko muna siya, tapos ito muna ang gagamitin ko. Ay, welcome to Edmonton. Yan. Yun na nga po. Ay siya, mag-uumpisa muna ho ako maglinis, ano? Ito nga, may gloves na ako. Kasi hindi ko naman kailangan damputin yon at kwan. Mag-barbecue tayo, pero syempre, safety first, mag-gloves pa rin ako. Kukunin ko muna itong vacuum sa sasakyan, ano ha? Mag-move on na tayo sa mga nakakapanood ho ng video kong ito. Doble ingat na lang ho, ano? At nandiyan na yan eh. Ano nga ba yung mga nasa sasakyan ko? Siguro may mga coins doon or yun nga, may salamin. May salamin ako sa mata yan. Ay, buhay. Pasensya na ho, wala akong masabi, ano. Ay, mag-umpisa na tayo magligpit. Ay, oh, may coins pa, hindi pa nalang kinuha ang coins. Ay. Pero gaya ng sabi ko, eh, ikuan pa din tayo, thankful pa rin. Ito lang ang nangyari, ano ha?
Lagi lang ho tayong positive, ano? Pero ang katotohanan, malaking abala ito sa akin. Malaking abala. Wala tayong magagawa. Ito pa pala, oh. May coins pa, hindi kinuha. Tapos yung sticker ko ng Aldous. Ay, ay, ay. Ayan. Hindi kinuha yung mga card na yan. Ba't kaya hindi kinuha to? Para baka pwede nagmamadali. Hindi natin alam. Kailangan kong i-check ang... Ay, puputulin ko muna ang ating video ha. At, ito, medyo malinis na. Ayan. Nawala na yung mga bubog. Yung mga basag na glass, ano. Ang gagawin ko muna, kukuha ko ng pan, ng plastic cover, itetape ko. Tapos bukas, hindi ko alam kung bahala na. Mag-i-inquire ako kung magkano ang pakabit, kung magkano ang glass. Kung saan tayo makakamura, doon tayo. Pero itry kong i-fix. Kung mahal ang singel, tayo na lang siguro magkabit, no? Dahil kung i-under ko to ng insurance, babayaran ko pa rin ang insurance. Tataas ho yung insurance ko, no? Ayan ho ang nangyari sa mga kapwa ko Pilipino sa buong sulok ng Canada, doble ingat ho. Pero sa ganitong sitwasyon, ang katotohanan, hindi ka naman makakapag-ingat no? At syempre yung bang kasarapan ng tulog mo tapos magkakaganito, yung ba yung makikita mo pa? Kung sa bagay, kahit naman makita ko, wala naman ho akong magagawa, ano ho? Yun ho naman ang katotohanan, wala tayong magagawa. Siyempre, ang nagawa ng ganito ay mga buo ang loob. Halimbawa, for example, nakita ko na binabasag ang aking sasakyan. Ang kataas-taasan lang na pwede kong gawin, sitahin sila na may kasamang pag-iingat ako at baka mamaya kung may mga dala sila, no? Totoo ho naman ang sinasabi ko, no? Yun lang ang kaya kong gawin. Kataas-taasan ay sitahin sila. Hindi natin alam kung matitinag sila. Kung halimbawa, binasag ang sasakyan mo, hindi natin alam kung tatakbo sila, di ba? Baka mamaya banatang ka pa nila or may mga dala silang deadly weapon. Mahirap, ano? Yun ho ang katotohanan, ano? Yeah. Kapag ka ba? Abay, hindi naman, siyempre, malungkot tayo kasi, siyempre. At saka syempre, di ba? Gastos na naman ito. Abala pa. It's okay. At least walang nasaktan. Yan nga. Mag-hi ka muna. Good morning. higop muna ho tayo ng kapimbarako, ano? Pampakalma, ano? Ay, ganyan ho talaga ang buhay, ano? Gaya ho na nga sabi ko sa inyo, ito ho kasi ang katotohanan . Ito ho ang realidad, ano? Unang-una, dayo tayo dito sa bansang Canada, ano ho? Ito lang ho naman yung nararamdaman ko, yung aking opinion, ano? Ito yung nasa isip ko, ano ho? Yung nasa puso't damdamin natin, ano? Siyempre, dayo tayo dito. Halimbawa ho, ito ho yung katotohanan para sa akin. Halimbawa ho, makita ko na ang sasakyan ko ay binabasag. Kataas-taasan lang ang nating gawin, yun.
si Tahen, si Gawan, hindi natin alam kung mananakbo sila or baka mamaya balikan tayo kasi may mga dala silang deadly weapon, ano? Yan, yun hong katotohanan eh. Kasi yung mga napapanood natin sa mga YouTube, sa mga social media, ano? Ang iba pa, pag sinita mo, sasaktan ka pa. Tapos yung iba pa, anong nangyayari, kinukuha pa ang sasakyan, tapos sasaktan ka pa pag nakipag-away ka, ano? Eh, wala na ho tayong magagawa, kailangan natin mag-move on. Eh, yun nga po, gaya ng sabi ko kanina, doble ingat po ang lahat. I-monitorin nyo ho yung mga sasakyan nyo, no? Pero syempre, hindi ho naman kaya ng 24/7 ay ma-monitor. Lalo na ho sa mga kagaya natin na nagpa-park sa mga tabing kalsada. Lalo na po, halimbawa, for example, mga nagpunta tayo sa mga ibang lugar na nakipark tayo, no? Ayun lang ho, eh, wala ho tayong... Hindi tayo na... Syempre, malungkot tayo. Syempre, mahal. Magkano yan, di ba? Gagastos tayo ng pera dyan, di ba? Hindi naman natin pinupulot ng pera dito sa Canada. So, pinapayuhan ko sila na... Kasi ang katotohanan, mahal, dayo lang tayo dito. Iba kasi ang kalakaran ng Pilipinas at saka ng Canada. Sa Pilipinas, makita mo ang tao na binubuksan ang sasakyan mo or may nanakawin or gustong nakawin ang sasakyan mo, pwede kang may gawing bagay para mahinto ang taong yon. Dito kasi, dayo lang tayo dito eh. Di ba? Ang kataas-taasan ko lang gawin na halimbawa makita ko na kinukuha yung sasakyan natin or may dinudukot, sigawan lang natin. Pero, baka balikan tayo, I mean, baka mamaya may bunutin siya or subugin ako, di ba? It's okay kasi walang power challenge. Doble ingat ko ng lahat, ano? Eh, dayo lang tayo dito sa Canada, eh, ano? Eh, yun lang po yung opinion ko, ano? Kasi, sa Pilipinas kasi, asawa ko, halimbawa, may gagalaw na sasakyan ko, may nanakawin, di ba? Pwedeng gumawa din ako ng kulang-kulang belt, pwedeng bumulagta siya dyan sa bakuran ko. Eh, dito kasi, hindi ho pwede na pabulagtain natin sila dito. Dayo lang tayo dito, magka-problema pa tayo sa Canada, ano? Kaysa makasakit tayo or masaktan din tayo, eh pabayaan na lang natin sila, no? It's not yet end of the month. Ay siya, eh hindi ho matatapos ang araw na ito na hindi kami nagpapaalam sa inyo, no? Eh mag-move on na tayo. At have a blessed Sunday everyone, ano ho? At don't let that car ruin our day. Yeah. Ay siya, eh. Hanggang sa muli, maraming salamat po at God bless everyone, ano, and sa susunod po natin pagkikita, mag-iingat po lahat, bye-bye, maraming salamat po.